News update na naman po tayo ngayon mga ka-YouTube at mga ka-Facebook. Update po natin ang nangyaring pag-walkout ni Senador Raffy Tulfo at ang naging reaksyon naman dito ni Senador Bato de la Rosa. Narito po ang mga impormasyon na ating nakalap at ang mismong video sa isinagawang hearing. Hindi nagustuhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pag-walkout ni Senador Raffy Tulfo sa hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nitong Martes. Nag-walkout si Tulfo sa naturang hearing dahil sa hindi raw nagtutugma ang mga testimonya ng mga resource person mula sa Philippine National Police, kaugnay sa pag-aresto kay Rodelio Vicente at kanyang anak na lalaki noong nakaraang taon sa Bulacan. Bukod dito, kinwestiyon din ng senador kung bakit nakasuot ng bunet ang mga pulis sa operasyon imbes na nakauniforme. "Mr. Chair, aalis na lang ako rito, hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis, pinagluloko, I'm sorry I have to walk out, hindi ko kaya ito," saad ni Tulfo. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ni Senador de la Rosa ang hearing, aniya, naiintindihan daw niya ang mga pulis, na hindi raw pwedeng naka-uniforme ang mga ito kung magse-serve ng warrant of arrest, dahil baka makabulabog daw sa lugar. "Naiintindihan ko kayo, naiintindihan ko yung procedure na yan. Ginagawa ko yan noong panahon ko, ganun talaga magse-serve ka ng warrant, alangang mag-surveillance ng naka-uniforme, bulabog na kayo, layas na yung subject nyo kung naka-uniforme kayo," paliwanag ng dating PNP chief. "The worst thing na sabihin sa akin, binibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan, what's the use of being the chairman of this committee kung e-baby ko kayo," giit pa ni De La Rosa. "Wala akong pinapaboran dito, the most insulting action is for that kasama mo dito mag-walk out, walk out tan ka," dagdag pa niya. "Anyway, that's his prerogative, kung ayaw na niyang makinig sa hearing, nandyan na yan, ako lang naman is I'm trying to be fair here, wala akong bias dito," sabi ni Senador Bato. Narito po ang mismong video sa isinagawang hearing, panoorin po natin. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O matatagpuan na ng patay at nagbigti kuno. Parang nabibaby to eh. The way I look at it, parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warrant. Sinabi na nga mismo ni Attorney Bernardo, sabi ng mga pulis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga pulis mo nandito, dala nila yung warrant. They were there, here. Dala nila yung warrant. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo... Eklaroin ko lang, Sir Tutulpa, hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha. Kahit na mga dati ko itong mga taohan, alam mo na, kinakita mo naman kung ako yun din ako gagalit dito sa kalokohan nila. Ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalo na pagkilala yung mga operatives, number one, we allow them to use bunet para hindi sila makilala. Pero yun nga, pag serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensya lang doon para mag-confirm kung andyan o wala yung subject, wala mong problema kahit na nakahubad sila dyan, nakachinilas, kasi that's part of the intelligence operations na ginagawa ng police. Pero kailangan, pag-serve nila, dapat may kasama na silang police na uniformado. So kayo pong testigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa, between the colonel and these three. So it's just a matter kung sinong pipiliin ni Chief Bato de la Rosa, kung sino sa kanila ipapakontent ngayon mismo. Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila, they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nakikasing lamang. So, clearly, may nagsisinungaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Tama ba, Senator Bato? Yes, in order, it doesn't take Attorney Bernardo to decide kung sino sa kanila nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Kasi
Chairman, Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito eh, na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant, remember? And meron siya hawak na warrant. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant, ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayo warrant? You know, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi... Ano isiserve nyo kung wala kayo nilang warrant? With due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented. Pag-alis namin, actually po planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. Naka-blatter? Nalalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan yung blatter yan? Okay, Mr. Chief. Ayan na naman, Mr. Chief. Palagi na dudos, magsiserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Saka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession, because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant. So, meron hawak sila. So, saan ang warrant niyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your PD. Ng warrant officer ko, Your Honor. Huh? Ako po yung sinasabi lang hindi may dala. Pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa sinong warrant officer niyo the time? Police Corporal Joel Dixon po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala ka warrant the time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo magsaserve kung walang warrant? So dala-dala yung warrant? Dala po namin yun. Bakit sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Chair. Mas sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga. Magsiserve ka ng warrant. Alam nga naman, magsusurveillance na naka-uniforme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung naka-uniforme. The worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan na binibibaby. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibaby ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sinong pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Ha, kaninong committee pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala ko pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasin kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ko papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque dati akong polis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na polis dito sa Senado. Ako ang pinakamaraming. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang polis ay totoo ang sinasabi, ay, by all means, dipinsahan ko rin yung polis. Di ba? Bakit naman wawalang hiyain yung polis kung dapat, hindi dapat wawalang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, kukautan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang naman, I am trying to be fair here. Wala akong, hindi ako
hindi, wala akong bias dito. Kahit nasabihin nyo dati akong Chief PNP, ang dami ng pulis minala sa akin. Hindi ko lang matanggap-tanggap, for the record, na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw kong mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko, gaano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, eh dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong pulis. Dahil niyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. Hindi yung dapat, hindi kayo dapat magiging pulis. Oh my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong pulis. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan anong gira gusto ninyo, anong warfare gusto ninyong ilalaban sa akin, hindi ko kayo atrasan kung sira ulo kayong pulis. Kung kayo matinong pulis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun akong klaseng tao. Ano po ang masasabi ninyo sa pangyayaring ito, mga ka-YouTube at mga ka-Facebook? Comment lang po kayo. Kung nagustuhan nyo po ang videong ito, paki-like and share na lang po. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel at naka-follow sa aming page, pa-subscribe at follow na lang din po. Paki-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa susunod pa nating mga balita. Maraming salamat po sa panunood at suporta. All the glory belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.